parang support carry yung yes. dating pseudo support pseudo carry. So I think nagsayang sila ng slot players natin. Mm-hmm. E, ganun lang natin kung mananalo ba dito all yung BSB support. And mga kaibigan, this is the game number 2 of best of 3 series between Bren Esports and BSB. Ito yung tinatawag natin na paneling na naman nata. Paneling na naman to. For the BSB. Take note si Trevor, naka ano siya, naka tenacity emblem. Papakulat. Pero nakaling eh. Kita mo, nakakilings killing spree ano, emblem yung dito. Actually, maganda para sa Ling ang isang killing spree emblem. Especially na, alam naman natin, na ang isang Ling super squishy during a team fight, and that killing spree emblem would give him the opportunity to regain some of the lost HP during the team fight. And kaya naman para sa akin, good emblem pa rin yan. Tsaka may movement speed dyan, guys. Mm-hmm. Ito lang na itatanong. Yung killing spree kasi dito, pag nakapatay ka ng heroes, bumabalik yung buhay mo ng more than 50% kung di ako nagkakamali. Tapos nagkakaroon ka rin po ng movement speed. So basically, nakakatakbo yung survival capability mo mas tumataas, di ba? Isipin mo, meron ka ng Blade of Tempest Blade, tapos ano ka pa, mabilis pa yung movement speed mo, paano makakahabol yung kalaban mo, sumatalon-talon ka pa sa mga wall, di ba? Yes, and idagdag mo pa ngayon, no? I just saw, so, I'm Angela pa. So, oh. Ngayon, napaganda talaga ng ginawa dito ng Bren Esports. Pero speaking of napakaganda ng ginawa nila, ano, ito, mukhang maganda yung nangyayari dito sa top lane natin. Kasi talaga namang ayaw nilang ibigay yung crab sa isa't isa. Yung crab kasi yung parang magiging ano eh, pinaka-finish line ng isang paneling eh. Yun talaga eh, kailangan mo talaga ng early clash dito para makakalala mo yung paneling ng kalaban mo. Pero ngayon, BSB, they have the advantage kasi meron silang Sicilion dito. And Kapuan, mamamatay yung ating drop. And Joe will get the kill. Bumili ka agad ng Warrior Boots si paring Kapuan and Trevor dito. Samantalang paring Trevor yung nahabol si Cartesi. This will be a 2-position. Yung pabebe waves, isa sa mga pinakamagandang skill ng isang Angela dahil may heal ka na, nai-slow pa yung kalaban. May slow pa, movement. Ha? Then yung heal na yun, also gives movement speed, di ba? Oo. Yeah. Kaya nasa nagamit na gamit talaga yung ating Angela dito sa paneling. And ito na, Bren Esports pairing two using the Popol. Ito yung sinasabi nating nagta-transition into pwedeng gawing tank, pwedeng gawing mark heroes din, di ba? Yes, and actually yung Popol right now hindi pa natin siya nakikitang nag-online, no? Though nakaano nga siya, naka-avary sa emblem na ito. So, pwedeng mangyari dito is tamang harassment na naman para makaipon ng item. Then, during the mid to late game, tsaka sa mag-go-online, tsaka sa magiging problema for the team BS. Pero speaking of problema, mukha namang problema dito. Yung drop out sa last team, pero mukhang ultimate out lang yung gagawin niya to disengage. Yep. Yun lang eh, wild charge lang talaga eh, walang panghuli. Ito pa, yung Ling pala, ang pwede lang humuli sa Ling is si Trevor, tsaka si Kapuan. Pero may hirapan pumasok eh kasi si Coco di, si Angela dito so todo suporta lang yan sa mismong core sa mismong hyper carry nila na si paring Garlic. Nakapag Raptor machete na kagad dito yung ating Ling. Samantalang ibang team PSP going for the turtle. Ay nila bigyan ng any objectives etong si Garlic. Kita mo yung chat. Oh, ano na din. Andito na rin yung membro. Ating Break. Last insanity yung string. Kita mo yung suporta. Ng ating Anja sa hypercarry ng ating Ling ay wala nang buhay yung ibang membro ng BSP samantalang Markman ng BSP na si Bruno yun and no HP isa lang yung napatay ng Bren Esports samantalang sa BSP tatlo yung nawala. Grabe talaga ang pinapakita ang pagprotekta ng isang Angela, no? Though hinabol nila yung Ling, Angela is there to protect the Ling. Hindi nila magawang makuha to dahil sa shield, sa heal, sa slow. Napakarami talagang magagawa kasi ng isang Angela. And para sa akin talaga itong Angela meta with Ling, super effective. Tsaka yung Angela, hindi mo kailangan magpakita sa mapa sa totoo lang. Yes, tama. No. Pumunta ka sa ibang lanes, clear waves mo lang yung punta mo yung fighter nila. Clear waves ka lang doon, maghintay ka ng tamang oras kung kailan ka sasani, di ba? Pero syempre, mag-iingat ka rin sa mga rotation ng kalaban mo para hindi ka rin ma-pit. Kasi hindi ka boss na basta makakasani doon sa teammates mo eh. And Curtis ngayon, break. Lamang na lamang sila dito sa ating early game. Pero gold beat na sa BSB tayo, parang yes. Baymax.
And look at Coco here on the top lane na Clevertinga. Tamang harassment lang ang ginagawa niya against Capuan. And Capuan naman walang magawa. With the slow dead, galing sa skill 1 ng ating Xborg. And the damage is also there. Kaya napakalaga talaga ng problema niya. Pero here on the bot side naman, Few with the Avarice. Talaga namang gamit na gamit, no? With the Populate Koopa. Pag nakapag-endless battle to si paring Few, medyo kasama na ito sa mga clash. Kasi yun lang yung pinaka parang key item dito ng isang Popol eh. Yung sustain mo eh, yung survive mo. Sustain damage. Kasi may damage na rin yun, may lifesteal na rin ng endless battle, diba? Actually, endless battle lang isa sa item na may pinakamaraming stat na binibigay. Yep. Tsaka itong, kung di ako magkakamali, itong Link mag-endless battle din to para hindi siya mm-hmm. kabilis ma-burst. Yung lifesteal din talaga ng endless battle. Endless battle. Lalo na kay Link. Yung ating pag-aw, makukuha yun ni paring KZ, pero ibang membro dito ng BSB. Oy! Dragon, para kay Tibor. And Coco with the last insanity. And BSB, yun, takbuhan na sila. Ito na yung ating, nakikita natin kung paano kalakas. Portahan niyang Angela, yung kanyang hyper carry. Capua will pull the kill. 3-2 members left for the side of BSB. Hindi alam dito BSB kung sino ang uunahin nila. Guard TZ with a good retribution para makuha mismo yung turtle buff dun sa may bandang baba. Grabe naman. Oh my God. Hindi talaga nila matarget kasi especially nung lumabas si Angela. Hindi niya mapili kung si Angela ba o si Ling yung una niya. And I think dito sila nagkamali no? Kasi nung ng type na binitawan yung Way of the Dragon, Angela's ultimate was already activated and wala nang damage na nakuha yung Link. And look at Carl TZ dito. Talaga namang kinuha niya yung opportunity to deal as much damage as can during the team fight. To the point na naubos niya halos eh, yung team ng BSB. Tsaka wala rin ano eh, wala na rin follow up eh, yung Way of the Dragon dito. Yung show. Wala nang follow up eh, may naman nang follow up ng membro ng BSB. Doon pa lang mismo sa Turtle Clash. Hindi na nga umabot dun sa purple. Either but... Uy, ito mo. Ito mo, grabe! Pumasok pa sa tower. Ganyan katini. Ang Bren Esport. Uy, pumasok pa. Dala si pumula dito kay Coco pero wala masyadong damage. Mukha may gusto mag Way of the Dragon dito ni Paris Esport. Pero ibang membro ng BSB. Wala na, nagtatukmuan na godlike mula dito kay paring team. Two members ang natitira sa side ng BSB. Patagit na. Another one. Yun yung maganda kay Popol, yung mga trap niya. Triple! Kita pag magkakadikit kayo. And Darth is kinukuha na yung mga resources dito ng BSB. And may hirap pa na bumangon yung red side dito. Dahil nakukuha na hagot yung ibang mga nuke dito ng BSB, di ba? And right now, actually, na mo problema. Yung ating si Jeranko with the Bounty Hunter still walang kill, pero speaking of kill, magkakaroon na naman another teamfight leading to too many kills para dito sa ating si Carl TZ, pero wala na siyang buhay, kaya naman mapapauwi na lang siya. Wilson still on the go, but Carl TZ right now, sinaniban ng Angela, and tamang sliding slide out, that would be a legendary. For Carl TZ, 10-0 lang naman ang score niya dito against BSB. Gana yung ano, gana yung killing spree. Killing spree emblem. Feeling ko gagayahin ko eh. Oo. Oh, para ako nga rin, ang build ko siya, ano, ang build ko kasi diyan kay League, endless battle tas magki-queenswing ako. Pero mamaya na yan, paring Baymax, kita mo naman si Carl. Sila the dual barrio mismo ng Brain Esports, they will get the red buff ng BSP. Wala nang pakialam dito. Wala yung na. Yung nasan man siya. And lastly with the block, babasagin na yung second tower sa top lane. Bottom lane, second turret na lang yung natitira para sa side ng BSB. Sobrang pressure. Sobrang pressure na nga. And ito, magkakaroon na sila ng dive in dito. Kapuan, ako, mukhang matutuluyan pa kayo. Nahabol pa rin ni paring Lassie. Can't see this team, can't still on the go. Dito doon kami pro 2. Pero bibitaw dito ng Tempest. Tignan mo yung damage na binibitaw. Dito doon siya and the way to Dragon as well. Pero Trevor, mukhang makakatakas pa. Paring Milton, mga gangster sa laba. Pero the basic card there, makakakuha ng isang kill pero Rebo will take the count. That Samus leading to a 2-for-1 kill in favor of Bren Esports. Grabe. Yun na lang yung masasabi mo sa Bren eh. Grabe yung, grabe sila maglaro. ML na ML. Gusto nilang bawiin yung top 1 sa seed natin, no? Gusto nilang top 1. Mm-hmm. Gusto na ulit mag-champion ng Bren. Yun lang eh. Gustong-gustong... Yeah.
Kasi all-star player eh. Wala ka nang mani, wala ka nang masasabi sa wala ka nang ihingin, no? Apat na medal to eh. Grabe naman talaga, pinapakita ng Brain Esports ngayon. Pero ah, still not too late for a comeback. Ah. Never give up as long as there are threats to defend your base. Kaya pang humabol. Yapi. Pero Trevor dito, yung join niya. Grabe, ito lang sa totoo lang yung ano dito ni Pio, yung mga traps niya. Sobrang laking tulong kasi hindi mo masyado makita dun sa mga Clash and Bruno. Si kuya mo Bruno, mamamatay na naman ang kaibigan. And lastly, using the crack, Cartiz D, na-jit kundo siya dito ng ating Cho. Pero kita niya naman yung BSB, nandun na lang sa third tower. Ayaw na nilang lumabas. Meron na tayong Lord, pwede na mag-Lord sa totoo lang. Pwede na, yung Brain Esports, pero mas gusto pa ata ng Brain na kunin yung Brain. Yung mga kills na lang, oh, mas gusto ng Brain kunin yung mga kills. Oh. Pero mabalik tayo dun about sa traps no, ni Few dito. No. Kanina, meron silang Selena no, with the traps. Ang pinampalit nila dito actually is yung traps dito ni Popo, no, which is not the same, pero on the way that na meron pa rin siyang disable din. Actually parang mas maganda kasi sa tatapangan lang, hindi mo na kailangan pampatamain, no? Yep. Unlike Abby sa laro. May slow pa 'yon, may slow 'yon pag nandoon ka, so malaking tulong din talaga sa mga clash. Kaya hindi mo basta-basta mapapansin. Oo. Pag nagka-clash kayo, lalo na pag team fight. Oo, kasi naka-focus ko sa hero. Ito na, di parang Artisan, naghihintay na lang siya ng tamang opportunity kung kailan siya papasok dito kasi always ready naman si Ribo. Saka naka-focusing mag si Ribo eh. So basically may 6% plus lang na binibigay ang isang focusing part sa mga teammates niya. Pero now, naman. Critical, di ba? And the Lord is now walking on the top side of BSB. Nako, mukhang malaking problema ang mangyayari sa kanila right now, especially na hindi nila kayang sabayan ang damage na binibitawan ng isang Carl Z na 12-0. Pero mukhang may nahuli na naman dito, Trevor, with legit kundo para lang makalayo. Carl Z still on the wall, and look at that damage! Last Insane has been activated, State of DPS! Nako po, tignan nyo naman talaga yung binibitawan damage ngayon ng Brent Esports, still on the go! Trevor trying to run away, but the slow is there! Will connect, Cap 1 dito trying to defend, pero apat sa isa naman talaga ang nangyayari. Immortality will be popped off dito, pero Cap 1 will not be able to defend their base against Lord and former members of Brent Esports. They are still on the go. Naku po, tamang recall. Pero the Wild Child will secure the victory for Brent Esports. Boom, naguto ang mga kampiyon. Brent Esports dito, mga kaibigan, defeating the BSG with a 2-0.